mandate of ACPC, it's not about giving out credit. It's about a doing model that we can follow in giving out credit. Yes, ma'am. Actually, ACPC does not lend directly, Madam Chairman. But why are you transferring the money to ACPC? No, ma'am. It's actually a program that is managed also by the banks because we don't lend directly. To me because yes, ma'am. You're transferring the money to ACPC. Why not transfer the money to the bank and ACPC will devise? They are just preparing models. They're not supposed to hold the money. They are not allowed to hold the money. Ma'am, can I just continue with the report? Yeah, okay. As of last year... And that's the question I'm going to ask. Yes, ma'am. As of last year, the Production Loan Easy Access Program, which was an easy access credit program, channeled through rural cooperatives and rural banks, actually had a repayment of 96%. You should give that. If you're going to give it to the rural banks and the cooperative, you ask the land bank to give it to rural. The lending rate, ma'am, of land bank was very, very low. And you ask the land bank to make a cut. I cannot allow a policy making body giving out the money. No, we don't give out money, ma'am. You're giving out the money. Who's giving out the money? Why is it in ACPC? Because it is part of the easy access program. Agricultural Credit Policy Council was created to assist the Department of Agriculture by synchronizing all credit policies and program in support of the latter. So ito parang the role conduct institutional capacity building programs, develop special projects to promote innovative financing scheme for small farmers, but they're not supposed to hold the money. They're not supposed to hold the money. You are just making a suggestion of how you will manage credit in the agricultural sector, but it should not be given to ACPC. Tinapos na natin yung pagbibigay ng pera sa department para pautang. Hindi tayo magaling magpautang. 8 billion ang nawala noon sa ACPC. Kaya yung mga senador noon, ayaw pumayag na i-renew natin yung ACEF. Nakiusap lang ako sa mga senador na dadalhin yung pera sa land bank, hindi sa Department of Agriculture. Kaya sila pumayag na dalhin ang pera sa land bank, i-renew yun nila yung ACEF. Now we're going back to that again through ACPC. Ma'am, there are actually programs that are being implemented through land bank also like Sikat Saka. This is an ACPC program. Okay lang, gumawa ng program ang ACPC, but the money should be with land bank. And land bank will disperse. Not ACPC dispersing. Actually, the money is with land bank. ACPC does not hold the money. Eh, ba't naandun ang pera sa ACPC? It's part of their budget ng ACPC. No, it's a budget allocation. You transferred many accounts to ACPC. Lumaki ng 2.4 billion. And a policy making body, bibigyan mo ng 3 billion maigit. It's not policy making. You are transferring the loans to ACPC. Pag-usapan natin to, kasi liwanagin natin to, kasi nakita na natin yan eh. Nung tayo ang nag-manage ng ACEF, nawala yung 8 billion. Paano kung kani-kanino pinautang na mga kilala ng DA? But this was before, Madam Chairman. Gusto nyo ba banggitin ko lahat yon? Eh, ganun din yan eh. Diyan din babagsak yan after a while. Oh, gusto nyo pa bang i-story ako sa'yo? Kalimutan na natin yung ACEF. At wag na natin ulitin. We are not... No, I cannot agree that ACPC will disperse the money. They make the programs, let land bank disperse the money. Ngayon, kung gusto nyo, pinakiusapan ng SRA ang land bank na 2%. Ipakiusapan nyo ang land bank na ibigay ng 2%. Kasi there's no cost to land bank. There's no cost to land bank kasi binigay lang natin ang pera sa kanila. So ang sisingilin nila sa atin, yung kanilang parang management fee. Napakiusapan sila ng SRA ng 2%. Yung iba, napakiusapan sila ng 4%. Ma'am, can I ask the ACPC Executive Director to explain? Pwede pumayag dyan na yung pera. Can I ask her to explain, ma'am? Natanggalin nyo sa mga program ng tapos dadalhin nyo sa ACPC. We have to discuss that. I don't agree with that. We changed that policy already. Now we're going back to it.
Ma'am, can I ask the executive director to explain? Good morning, Madam Senator. We would appreciate po sana if you would have a separate discussion with you, but let me just say that kami po, we are mandated to administer the AMCFP fund according to RA 8435. Ito po yung Agro Industry Modernization Credit Financing Program. So kami po ang nag-a-administer nito. We are mandated to do that, and we... Ano, may nag-report sa akin. Nagbigay daw kayo. Hindi ko na sasabihin ng totoo. Nagbigay daw kayo sa local government para ibigay sa isang co-op na bagong tayo. Na nung tingnan, mga kamag-anak nyo yung nasa co-op. Hindi pwede yun. Kaya ayoko na na sa inyo ibibigay yung pera. Ibigay sa banko. Para yung banko, tingnan nila kung talagang deserving yung co-op. Kasi mamaya, mag-create kayo ng mga co-op, tapos doon nyo ipabibigay ang pera. Ay naku, lagot na naman tayo dyan. ASAP na naman all over again. Can we clarify this issue, ma'am? Ninenervyos ako sa inyo eh. Ma'am, can we clarify this issue? It is the policy of ACPC not to deal directly with LGU. Hindi po kami nagpapautang sa LGU. Wala po. Nagbigay kayo sa co-op. Wala. Co-op, yes. Co-op through conduit banks, ma'am. Co-op through conduit banks, but not LGU. Not LGU. Hindi po kami nagpapautang sa LGU. Hindi po kami nagpapautang sa LGU. Idinabahan nyo sa LGU hindi para po ibigay sa co-op. Hindi po. Hindi po kami. That has never happened, Madam Chairman. Ako naman, I go around the Philippines. Maraming nagkukwento sa akin kung ano nangyayari. Ako, wag na tayo natin pakialaman yung credit. Ibigay natin yan sa land bank. I'm asking the president of land bank and the people to go to Indonesia. Kasi doon may free bank na katulad ng land bank. And ang portfolio nila is 80% small and micro enterprises. So kung nagawa ng free bank sa Indonesia yon, kaya din gawin ng land bank yon. Hindi talaga ako, kasi ito, parang tinanggal natin ang ASAP sa atin, itong ACPC, another ASAP to. You should not be giving out credit. If you would, you should not chance. Be give. That's not your job. You make the programs and let land bank disperse the money. I cannot agree to that. Binawas nyo yan sa mga program, rice program, yung lahat, binawasan nyo lahat ng program at dinala nyo sa ACPC. Let's talk about this. If you don't want to talk about this in public, let's talk about this privately. But I cannot agree to that. Would you care to listen to the report of ACPC, ma'am, on the success of our PLEAP program last year? Or could we brief you? In-implement nyo today, may success na kayo. No, last year, ma'am, ang ating repayment was 96%. Ngayon lang nagsimula yung program. Hindi, hindi po. 2017 po natin, June, ni-launch yung programa. Ako ang head ng COCO Farm. Yung ASAP, ang nagdi-disperse niyan, Department of Agriculture at COCO Farm. Pero nung ginawa ko ang batas to renew ASAP, tinanggal ko sa COCO Farm at sa PA ang power about ASAP. Kung ako'y madamon, bakit hindi ko ilalagay sa akin ang power? Ako ang chairman ng COCO Farm. But I don't want to be involved. I don't want to answer for all the things that COCO Farm and TA will do. So I transferred it to land bank. Ayaw nga aprobahan ni Senator Osmeña noon kasi pinababasa niya sa akin ang story ng ASAP. Pinababasa niya sa akin sa floor ang story ng ASAP. Sabi ko, let's not dwell on the past. That is past. We should dwell on the future. Nasayang ang 8 billion ng ASAP. E may natitira pang 5 billion. Huwag naman natin ipagkait. Pinagkait na nga natin yung 8 billion sa small farmers and fisher folks. Ipagpakait pa natin yung 5 billion sa small farmers and fisher folks.
ay hamon nang ibigay na natin sa Department of Justice yung 8 billion at ibigay natin sa Land Bank yung 5 billion para i-disburse yung 5 billion ng maayos. Kung ang Land Bank mahina at hindi nila naibigay sa small farmers and fisher folks, kasi may mandate naman na 1 million lamang for each individual farmers, maximum 5 million for each co-op para maikalat yung pera sa maraming tao. Kung sila'y mag-fail, at least nandun yung pera sa Land Bank. Eh, yung 8 billion natin lumipad na sa sa alapaa. O, nawala na. Ako, kung hindi maibigay sa mga maliliit, edi hamong na andun ang pera, hindi na sayang. Kesa, sasabihin nyo ibibigay sa maliliit, tapos kung saan-saan ibibigay, tapos mawawala ang pera. I cannot agree to that. Nangyari na yan. Ako ang head ng COCOFAP. Tinanggal ko sa akin ang power. Ayaw nga pumayag ng mga congressman. Sabi ko sa kanila, ano gusto nyo? Hindi mapasa ang batas? Na wala tayong maibigay sa farmers? Or mawala ang power sa atin at may naibigay tayo sa farmers? O di, sabi nila, o di mawala na lang ang power basta hindi maibigay sa farmers yung 5 billion. Kaya sila pumayag ipasa ang batas sa bayka. Kasi mahirap. Ano? Hindi ako natutuwa sa kanya. Akala niya, feeling niya. Ang tagal-tagal niya na naging secretary of, ang tawag niyan, chairman of agriculture. Hanggang ngayon, export pa rin yung mga, kawawa ang sakahan. Ngayon, sa under pa siya ni, since 2013 pa daw siya nag-start na maging agriculture of chairman. Ngayon, pati kaya sa turn ni PRD siya pa rin. Wala namang asensya ang pagiging Department of Agriculture niya eh. Akala mo makapagsalita siya kay Manny Pinyo. Akala niya, asyendero niya yun, liburero niya si Manny Pinyo. Halos ayaw na halos ayaw niya pasalitain eh. Nagpatawag pa siya ng meeting. So, mas madali naman sa COOP yan. Tapos ito pa, ngayon sa term na naman ni BBM, agriculture and environment pa rin siya. Kapal naman ng mukha, no? Hindi na nahiya. Puro exporting na nga eh. Yung mga cars niya, wala nang bumibili sa mga magsasaka dun sa Baguio, pati Radish, mga kamatis. Tapos ang palay sa Mindanao, puro halos ibigay na lang. Tapos ngayon, panalo rin anak niya. Eh, last term niya na yan. Paano yan? Yung ang termino niya. Ipapasa niya sa anak niya. Eh, di ganun pa rin. Parang hindi lang para sa Pilipinas yun. Kundi para sa kanyang interest yun. Talagang kapal na mukha na agriculture of environment. Tapos magbubukas ang mining doon sa may Sultan Kudarat. I-approve na sa South Cotabato. Environment. Diba? E di matutuwa na naman siya kasi kapag may nangyari doon sa may Alam mo, yung mga nakalkal na mga lupa. E di, siyempre maglalandslide dyan. Di papatayuan niya ng subdivision niya. Sa maraming maapektuhan doon. Banana plantation, pinyahan, mga isda, sa pispan. Kapal na mukha niya, agriculture and environment. I hope sana ngayon, Sir President Bongbong Marcos, sana tanggalin mo na po yan si Chincha Villa bilang agriculture and environment. Kawawa kami mga farmers eh. Wala naman pong asenso sa nangyari sa naging term niya. Na nagsimulan umupo siya ng agriculture of and environment. Eh halos pinaasenso niya lang yung mga niya. Yung mga subdivision niya.
So, good luck na lang, Chincha Villar. Sana po, taasan po ninyo. Good health na lang po. Ingat.